Melody, may kailangan akong sabihin sa'yo. Ano? Ano? Ano ba, Lance? Sabihin mo na lang sa akin kung bakit di ka nga nakarating. Kasi nakakahiya sa mami ko eh. Nagluto pa naman siya, pinagluto niya kay ni Kapitan Boom. Tapos ikaw, wala ka man lang pasabi. Alam mo, mabuti pa nga si Kapitan Boom eh, pumunta doon. Kahit saglit lang siya. Kasi syempre, nagkaroon siya ng emergency. Pero ikaw, ano ba yung napakahalagang bagay na yun na ipinagpalit mo sa akin, ha? At wala ka man lang talagang pasabi. Alam mo, ganyan na ganyan din yung ginawa mo sa akin dati. Hindi mo ako sinipot. Kaya sino yung nakadate ko? Si Kapitan Boom. Melody, tungkol nga dyan. Anong tungkol dito? Ano? Lance, ano ba? Sabihin mo na lang sa akin dahil lang ayoko yung niloloko ako, yung pinagtitipan ako. Ayoko nang ginagawa akong tanga. Kaya kung pwede ba sabihin mo sa akin kung ano yung nangyayari? Nagka-emergency din ako. Con. Ano? LBM. Loose bowel movement. Lance naman eh! Yung pang-excuse na yan, pang-high school yan! Pwede ba college ka na? Kung pwede lang palitan mo! Melody! Dude, LVM? Loose vowel movement? Sama no? May nagpanik ako eh. May certain frequency sound na kayang masagap ng pandinig ng tao. Kapag tumaas o bumaba dito, hindi na marinig ng tao. Gaya ng dog whistle, hindi ito marinig ng pangkarin naman tao. Pero kapwa-aso nila, narinig ito. Katulad ng mga huni ng paniki. Oo. At hindi ito marinig ng pangkarinig ng tao dahil sobrang taas ng frequency sounds. Dahil sa may super hearing si Kapitan Boom. Naririnig niya. At hindi lang basta naririnig. Nakakasakit sa kanya. High frequency sounds. Yan ang weakness ni Kapitan Boom. At dahil sa kumakalat sa paligid ng sound waves, hindi ito kayang ilagay ni Kapitan Boom. Hindi katulad ng mga weapons na ginagawa ko laban sa kanya. Kung ganun, yan ang susi para matalo natin si Kapitan Boom. Perry, gumawa ka ng sandatang pupuntirya sa kahinaan niya. Kailangan mailigpit na natin si Kapitan Boom. Bukas yung pinto eh, kaya pumasok na ako. Tito! Tito Hector, good evening po. Wow, Tito Hector! Nice outfit there! Is that yun? Nice! Sige, Tito, upo po muna kayo. Babatiin sana kita eh. May kwento sa akin ni Lola Gretz. Eh, napasagot mo na pa si Melody. Ayos yan. Oh. Ba't parang hindi ka masaya? Eh kasi po, Tito Hector, nagkatampuan po sila ni Melody. Pambira ka naman. Natural lang yan. Huwag ka maglala. Magbabatiri kayo. Ano bang pinag-awayan ninyo? Eh kasi po, ito hindi nakapunta dun sa double date nila. Sinong ka-double date? Si Jessica po, saka si Kapitan Boom. Kapitan Boom? Bakit? Kaibigan mo pa si Kapitan Boom? Hindi po. Si Melody, kaibigan si Kapitan Boom. Eh, sinet up niya ng date si Kapitan Boom sa pinsan niya. Itong si Melody, sobrang lakas kay Kapitan Boom. Hindi siya nakakasanggi talaga. Ang ibig sabihin, itong si Melody tsaka si Kapitan Boom, eh talagang close. Oo po. Ang katunayan niya po niyan, si Kapitan Boom, ligawan si Melody. Eh, kaso sobrang makamandang tong best friend ko. Di ba, dude? Isang superhero lang naman po ang pinalit.
Yeah! Huwag kang magal na, anak. Tutulungan kita. Gagawa tayong paraan para magbati ulit kayo. Melody? Kaalis lang ni Lance. Tuloy ka! Tuloy ka! Actually, Lola, hindi po si Lance yung pinunta ko. Kayo po. Ako? Bakit? Ano ba yun? Si Lance po kasi parang meron po siyang hindi sinasabi sa akin. Katulad po nung importanteng date namin, na dapat po ipapakilala ko siya sa mami ko, pero hindi siya nakapunta. Alam ko naman, Lana, hindi po gagawin yun ni Lance nang walang dahilan. Kaya gusto ko lang po malaman, baka kasi may problema siya, pero hindi po niya sinasabi sa akin. Melody, mahal mo talaga ang apo ko, ano? Gusto ko nga ako magalit, Li. Kaya lang, hindi ko matiis. Gusto ko lang pong masigurado na okay siya. Alam mo, Melody, kilala kong apo ko. Kung meron man siyang hindi sinasabi sa'yo, sigurado akong may magandang dahilan para doon. Hindi ako pwedeng makialam, sa inyong dalawa lang yun. Pero nasisiguro akong mahal na mahal ka ni Lance. Hindi kanyang gugusto yung masaktan. Naintindihan mo ba ako? Sorry kung hindi ako nakasipot sa date natin. Hindi ko sinasadya. Pero nabastos ko na pala yung mami mo sa hindi ko pagsipot. Siguro, masasabi ko rin sa'yo kung ano talaga yung nangyari. Pero hindi lang sa ngayon. Siguro, Melody, may mga bagay lang na hindi pa ako handang pag-usapan sa ngayon. Pero Melody, mahal kita. Mahal na mahal kita. Alam mo lang, so hindi pa tayo. Nung suklam na suklam pa ako sa'yo. Mas kilala kita eh. Ikaw yung tatangatangang pangat na may gusto sa'kin. Yung unanong torpe. Yung manyakis na stalker na ayaw kong tantanan. Oo, no, sigurado ako kung sino ka. Pero nung naging tayo, mas nare-realize ko na marami pa pala akong kailangan malaman tungkol sa'yo. Sige, kung may mga bagay ka na ayaw mong pag-usapan natin, hindi ka pipilitin. Pero Lance, ang hinihiling ko lang sa'yo, magpakilala ka naman sa akin. Dahil habang hindi kita nakikilala ng buong buo, mas lalo ako natatakot masaktan. Lance, kasi iba na tayo ngayon. Mahal na kita. Kaya mo na ako saktan. Pero di mahal din naman kita eh. Kaya mo rin akong saktan. Kwetch lang tayo. Ang pag-ibig nga naman! Uy, lang kami kayo dyan! So, anak, hindi mo pa rin sasabihin talaga sa akin kung bakit di kinakarating yung isang gabi? LBM. Naku, ikaw talaga. Saan ka ba ito? Good evening po. Good evening. Magtutos tayo mamaya, ha? Anak, may dumating kanina. May-ari daw ng Dasmaquinos Enterprises. Humihingi sila ng sample pictures. Kasi, I think, gagawin ka nilang endorser ng bago nilang cellphone na i-distribute nila! Yan ang nag-recommend ko sa'yo. Si Tito Hector. Kaibigan siya ng tatay ko. Siya yung sinabi ko sa'yo nabigay sa akin ng huling issue ng Mr. Static. Patay! Bakit
gabi, ha? LBM? Isip ako ng isip kung anong sandatang pwedeng gamitin laban sa'yo. Ito lang pala sa harap ko. Matagal lang naghihintay na gamitin ko. Maraming salamat po ulit, Tito. Salamat po talaga. Ayos. Bakit? Ano bang ipinagpapasalamat nito? Lola, kinuha ni Tito Hector si Melody para maging modelo dun sa commercial nila. Siya nga. Hindi ba sabi ko sa inyo, haayusin ko yung problema? Pinupad ko lang yung pangako ko. Tito, hindi nyo lang alam kung gaano kalaki yung ginawa nyo kay Melody. Kailangan niya talaga ng trabaho ngayon eh. Oh, hindi ba anak, mahal mo si Melody? Kaya mahal ko na rin siya. Ayos? Ayos? O paano? Napadaan lang ako eh. Nalagrets. Pagpalaan ka. Sige po, Tito. Salamat po ulit. Anytime, anak. Anytime. Ang paiti talaga ni Tito Hector, ano, wala? Oo nga eh. Wala, bakit? Wala naman. Nagtataka lang ako. Bakit ganun siya kabay? Lola, kaibigan siya ni tatay. Preskod lang yan sa commercial. Hindi ka pa ba sanay? Uy, hindi naman ganito palaki yung ginagawa ko dati. Just one. Sweetheart, andito lang ako. Huwag kang mag-alala. Lance, kailan naman natin inimbenta yung sweetheart na yan, ha? Talugo. Padu. Eh, ano ba gusto mo? Love. Oh, si Tito Hector. Hello! Melody, ano? Kamusta? Handa ka na ba? Sa ilo po sa ganito yung anak ko. Anytime. Dadating na rito yung magiging partner mo. Relax lang kayo. Opo. Pwede ba? Tung ka na. Ay, ito na pa ako. Yes. Excuse us. Balisteros, hindi ba? Correct! Sino ba yun? Ako ba? Hindi mo ba yung kilala? Hindi ka mo nagbabasa ng magazine? Hindi mo yung napapanood sa TV, ha? Yan yung pinakasikat na TV commercial ngayon! Diyos ko, yan si Tristan Balisteros. Yes, anak! Oh, anak, 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 anak. Oh my God! Hello! Hi! Melody, Ea, I'd like you to meet your partner. Tristan. Melody. Silos na ako, bay. Lalo na yung picture-taking. Hinapit pa si Melody sa bewang. Si Tristan Ballesteros? Dude, you're in trouble. Bakit? Kilala mo rin yun? Si Tristan Ballesteros. Voted number 2 sa hottest men in Asia. Tapos voted number 1, no? The hottest newcomer sa World Fashion Magazine! Bakit kayo may ganyan? Bakit kayo may ganito? Bye, ha? Ano ka ba? Eh, diyan ko nakukuha lahat ng sekreto tsaka mga tungkol dun sa mga babae, no? Dapat lahat ng mga macho tsaka mga babaero nagbabasa ng ganyan. Isip mo, no? Ano? Insecure na kay Tristan? Naku, hindi naman po. Konti lang. Mas malaki ng konti. Naku, iyo. I'm sorry. Hindi ko alam na magiging problema sa iyo to. Eh, kung gusto mo, palitan na lang natin si Tristan. I just need to make some phone calls. Naku, dito, wag po. Kawawa naman po yung tao. Insecure lang naman po ako kasi lalo nang lalaki agwat namin ni Melody. Maganda siya. Sexy. Modelo.
Samantala ako, wala mo na ako may pagmamalaki. Mas kita yun pagka andyan si Tristan. Alam mo, anak, baliwala yun si Tristan. Gwapo lang yan. Pag tumanda yan, walang ipagmamalaki yan. Ikaw, mapagmahal kang anak. Gusto mo ng mga kapwa mong mga tao. O, matalino ka rin katulad ng tatay mo. Baka ibig ko lang sabihin eh, di hamak na may substance ka sa kanya. Sa bagay, isang commercial lang naman yun. Eh, series of commercials yung gagawin namin. May mga mall tours yan, provincial tours, may mga pictorials pa yan. Tito, may girlfriend pa kaya ako pagkatapos niyan? I'll tell you what, gusto mong may pagmalaki kay Melody? Opo. Total time break na. Bibigyan kita ng trabaho. Anong trabaho? Ba, kukunin kitang trainee sa kumpanya ko. Hindi ba electronics engineering ang course mo? Opo. O tama-tama yan. Marami kami mga bagong pwedeng pag-aralan. Mga high-tech technology dyan, di ba? Kaya sigurado ako pagkatapos mo ng training namin at pagka-graduate din sa school, mag-aagawan ka ng mga kumpanya, anak. Naku, salamat po, Tito! Sige po. Hello, boss. Okay na. Nagawa na ni Perry Weapon. Tsak mo, natapos na si Kapitan Boom. Very good. Uy, dude! Ano yung tic-tac to? Isali ko! Uy! Ano? First mansa rin namin ni Melody. Sa Sabado na nga pala yun, no? Anong happening? Why, sa mansari namin, magpo-propose na ako kay Melody. What? Dude, hindi ba parang napakabata niya pa para pag-usapan yung mga ganyan? By engage lang naman eh. Hindi pa naman kami magpapakasal. Para lang sigurado lang kami talaga. Sigurado ka na dyan? Wala ka na bang balak tumikim ng ibang babae, dude? By noon nga na... Hindi ko pa nakikita ng personal si Melody. Hindi na ako tumitingin sa ibang babae. Eh, ngayon pa kaya? Naksaman tong best friend ko. In love talaga, oh. Good luck, dude. Yeah! Anong kahalayan to? La! Ah, sila ang sumisasabihin po sa inyo. Exciting! Sige, dude. Satellite radio. Satellite TV. Listen all you want. Watch all you want. Whenever. Wherever. Cut and good take. Thank you, Pa Direk. Wow, ang galing mo naman. Ay, naku, eto naman si Tristan, no? Nambubola pa. Eh, nag-recite lang naman ako. Wait lang. Gusto mo coffee later? Coffee? Naku, alam mo, huwag na lang kasi baka mamaya machismis tayo eh. So? I don't mind kumalink ako sa'yo. Actually, flattered pa nga ako eh. You're Melody Garcia. Yeah, that's my full name. No, ang ibig ko sabihin, kilala na kita dati pa. Napapanood ko nga yung mga commercials mo nung bata pa ako eh. Ah. Bakit? Wala. You just remind me of someone. Sino? Boyfriend ko. Ooh! So there's a boyfriend. Kaya nga, di ba ang pangit naman ng idea pag magko-coffee tayo? Well, sayang naman. Naunahan pa ako. Your boyfriend's so very lucky. Thank you. Sige, ah. Sige. Yeah, bye-bye. Ano ba, merkado? Ang bagal mo! Ang dahil pakasunod niyan! Ito po, si Raul. Binibili sana po. Ha? Makikita po natin na isang lalaki ang kasalukuyang nasa itaas ng building. Ang lalaki po na nakilala lang natin sa pangalang Wino ay nagbabantang kinilig ang kanyang sa buhay. Kaya niya akong magpakamatay!
bata pa ako. Ba't ganon? Ang malat-malat ko na! Bayaan niyo ako magpakamatay! Sakal! Sala nagkalat yung mga baliw ngayon, ano? Mercado! Mercado! Pilo! Huwag ka lalapit! Layuan mo ako! Hindi ko kailangan ng tulong mo! Magpapakamatay ako! Hindi malulutas ng pagpapakamatay ang problema! Akala mo lang yun! Lagi na lang ako nasasaktan! Palagi! Ba't ganun? Ganito lang din ang buhay! Magpapakamatay na lang din ako! Galing, ha? Nag-CR lang po, sir. Nag-CR? Uy, huwag ka kahalis. Hanggang tapos yan, ha? Ako bahala dito, sir. Uy, boss pa siper mo. Melody? Hi. Hi. Natin na kita. Ano ko hindi na meron kasi susundo sa akin. Ah, boyfriend ba? Yeah. Are you sure? Oo. Darating na yun. Siguraduhin lang ng boyfriend mo susunduin ka niya. Kung hindi, sasapakin ko yun. Ay, ako ikaw talaga. Paparating na yun. Sure? Mm-hmm. Sige, muna ka na. Sige. Sige, salamat. Bye. Are you sure? Sure! Paparating na yung promise. Go ka na. Oh, sige. Sige. Sweetheart! Sorry na. Ang dami kasi yung trabaho sa opisina eh. Uy, sorry na nga eh. Sorry. Kiss naman dyan. Kiss? Kiss, ha? Neck-neck mo, kiss mo. Ito naman, oh. Okay na? Jackpot ako sa babaeng ito. Dahil sa kanya, masasaktan ko pareho si Kapitan Boom at si Perry. Boss, ano ba kasalanan niya sa inyo? Bakit yata pati anak ni Perry gusto niyo saktan? Boss, kung hina po ako. Lola, ano po ba talaga nangyari kay nanay? Lola, nasanay na ako na wala siya. Hindi siya pinag-uusapan. Kaya kahit nung lumalaki na ako, hindi na ako nagtatanong tungkol sa kanya. Tapos ngayon ko lang na-realize na wala pa pala akong alam tungkol sa kanya. Lola, marami akong hindi alam tungkol sa sarili ko. Tungkol sa pagkatao ko. Kung gusto kong magpakilala kay Melody, dapat alam ko rin ang pagkatao ng nanay ko, di ba? Lola, bakit oh? Lance, hindi totoong namatay siya habang natutulog. Ho! Gaya ng tatay mo. Nagtrabaho siya sa kumpanya ni Hector. Researcher ang trabaho niya. May pupuntahan siyang conference. Dalawang taon ka pa lang noon. Ngunit ang barkong sinakit niya, lumubog. Maraming bangkay na hindi nailigtas paglubog ng barkong yun. Isa na rin ang alay mo.
Ginaya siya ng pating. Mahal-mahal siya ng tatay mo. Pagkatapos ng mamatay siya, hindi na tumingin nang imagpapahayang tatay mo. Binuhos ni kanyang sarili sa pag-imbento ng transmitter. Lola, bakit yung nilihim sa akin to? Kasalanan ko ito, apo ko. Kasi nung balik ka, mahanap nang hanap ka ng nanay mo. Bata ka pa kasi natakot akong hindi mamakayanan. Kaya umimbento ko ng kwento. At hindi ko na mapawi. Kasi namatay din ang tatay mo. Patawarin mo ako, apo ko. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Naiintindi ko po kayo, Lola. Pero, totoo po bang wala na kayong natirang kahit isang picture ni nanay? Yung sunog na sinasabi niya na totoo yun. Pero isang litrato ng nanay mo, hindi ko na iligtas. Lola, ano po bang itsura ni nanay? Napakaganda ni Rebecca po ko. Napakaganda.